So welcome and welcome back mga master sa aming panibagong adventure. So bali new spot ito para sa amin. So bali itong spot na ito sa Barangay Ino sa Malanakan, bayan ng Bugpog. Sa dito rin sa probinsya ng Marinduque. So ayan, napakaganda ng spot dito. So kung nakikita ninyo mga master, yung likod nung mga yung likuran niyan, bali diyan na yung ano, Malanakan Fort dito sa amin, yung dinadaungan ng mga mga barko na pangpasahero. So bali ang kasama natin mga master, si andito si Master Michael. Ang nagyaya sa atin si Master Michael. Ayan. Lagi akong nakikita dyan. Ayan, lagi. Tapos ayan si James. Ayan. Dati natin nakasama na yan. Tapos si... Pare, anong pangalan mo? Leo. 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 Leo yung nawawala. Siya pare? RJ, RJ. RJ. Siyempre, kasama din natin si Russell. Si Miranda, ha? First time namin dito sa spot na ito. Unang first time. Siyempre, kasama din natin si Jano TV. Ayan. So ayan mga master, voice over ulit tayo. Ngayon lang ulit tayo magbo-voice over. So tara, samahan nyo kami sa aming paninisid. At ito ang una nating nakita, isang uri ng ubod kung tawagin dito sa amin sa Marinduque. Sa inyo mga master, anong tawag dyan? So ayan, nahuli ko. So bali itinuro sa atin nito ni Master Russell. Ayan, napakahaba nyan. So masarap na ano ito mga master, ginataan o kaya yung idadaing mo. Masarap yan kapag binabad mo sa suka, may paminta, saka may bawang. Goods na goods yan pag natuyo. So second target natin, ito may samaral. Hindi naman siya kalakihan pero pwede na, kasi konti lang yung nakikita nating isda. Pero ito may nakita tayo ditong ano, isang grouper, lapu-lapu. So buti na lang na napahabulan ko siya ng ano, ng pana, kasi sumuot siya sa butas. Ayan, medyo malaki-laki na rin ito, may kalahating kiluhin siguro. So ayan, buti na lang may nahuli tayong grouper. Kasi masarap ang ano niyan, sinigang. Besa sinigang 'yan. So napakaganda mga master ng mga corals dito, buhay na buhay. So next target natin mga master, ayan may nakita akong isang pugita. Ayan, ako sumuot na doon sa kabila, pero may exit pala siya doon sa kabila, kaya ayun, buti na lang nakita agad natin. Ayan, dinakot ko na. Ayan, good size na yung pugita na yan, tamang pangulam na yan. Itong size pala mga master, pinagpapraktisan ko ito na kagatin. Kasi mas madali daw mamatay yung pugita kapag kinakagat sa ulo. So ayan, sinusubukan ko. Maliit pa siya kaya hindi na rin ako natakot. Pero kung malaki yan, ako, hindi ko nakakagatin yan. So ayan, bali nakadalawang kagat ako dito mga master bago siya natuluyang manghina. So ayan, maalat pala ang lasa niyan. At ito, next target natin. May nakita ko yung isang dalagang bukid. Ayan, sa pool. Wala kasi akong mapana mga master, kaya nung nakita ko yan, binanatan ko na. Dagdag na rin yan sa pangulam.
dito sa lugar na ito, may nakita akong isang 51. Nakatago siya. Ayan, nakikita ko siya. Huli ka. Yan mga master, yung mga klase ng isda na ano, masarap na pang ihaw, lalo na kapag yung mga isang kiluhin, dalawang kiluhin. Nako. Nako, napakasarap iulam niyan. Ito, may nakita ulit tayong isang 51. So, ayan, nasa pool din. So, nakadalawang 51 na tayo mga master. Kung napansin ninyo mga master, yung corals talagang napakaganda. So, ayan. Good size na yan. At ito, may nakita ulit tayong 51 ulit, pero hindi natin tinama. So, tataas muna tayo para magkasa ng pana, kasi alam naman natin yung pwesto kung saan siya pumunta. Ayan no, tumagilid na. So ayan, nakatatlong 51 na tayo, meron na tayong pang ihaw. So dito mga master, last target natin, isang danggit or tulos. So ito yung last target natin, kasi napakadalang talaga ng labas ng isda. At may nakita ko dito ang bulkan. Ayan no, parang hugis bulkan siya. So ito mga master, yung mga napana ko. Ayan, solve na siguro ang ano niyan. Maghapon na pang-ulam. So kami ay tatabi na mga master, kasi sikat na rin yung buwan. So ayan mga master, kami ay nakaaho na. Bale, may hinihintay lang kaming isa pa naming kasama. Ando pa siya sa medyo malaot-laot pa. So ayan, kahit pa paano may mga nahuli naman kami. Hindi man ganun kadami, at least may maiuwi kami na isda, kahit na pang-ulam. So hindi naman kami na bigo dito sa spot na ito, kasi talagang kahit konti yung huli namin, may experience mo talaga yung ganda ng mga corals, buhay na buhay. Kaya lang konti lang yung labas ng isda dito. Pero sabi nila, minsan daw talaga maraming isda dito. Kaya lang napataon siguro tayo na konti ang labas ng isda. So siguro babalik tayo dito sa spot na ito pagka nagkaroon ulit kami ng pagkakataon. So ayan, si Master Leo, siya yung hinihintay namin. Siya kasi yung nahuling tumabi. So ayan, kami mga master ay uuwi na. So maraming maraming salamat po sa inyo mga master sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe po. At pakipindot na rin po ng notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong videos na aking i-upload. So sa mga kapwa ko espero dyan, dive safe po tayo palagi mga master. Salamat po sa inyo lahat, and God bless you all.